Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon tayo ay nasa ikapitong araw ng ating Misa Nobena para ngalas sa ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Ang barangay po na mangunguna sa ating pagdiriwang ay mula sa barangay San Isidro Sur at Norte. Ngayon ay masasaksihan natin ang pagpasok ng kanilang mga patron sa pangunguna ng BLC Coordinator ng San Isidro Sur, Ginang Gertrudes Mercado at ng kanilang kapitan, Barangay Captain Darwin Mendoza, at gayon din ang mga BLC Coordinators ng San Isidro Norte Gitna, si Ginang Isabel Moreno at ng Isidro Norte Bocana, Ginang Lilia Villegas, kasama ang kanilang Barangay Captain Sara Edos. Maraming salamat po sa inyo. Nais din nating pasalamatan ang mga nagtaguyod ng ating banal na misa mula sa Barangay San Isidro Sur at Norte. Barangay Captain Darwin Mendoza at Sangguniang Barangay, Councilor Rudy Boy Centeno at pamilya, Fred at Normie Malvecino at pamilya, Bonifacio Malvecino at pamilya, Brigido Malvecino at pamilya, Carlito at Charife Malvecino at pamilya, Nelia Makahiya at pamilya, Narciso at Jeanette Panting at pamilya, Rodolfo at Beng Martinez at pamilya, Oscar at Soli Ballesteros at pamilya, Wilma Mendoza Libaw at pamilya, Francisco at Myla Mendoza at pamilya, Giancarlo at Shermaine Makaraig, Leticia Mendoza, Violi at Butch Mendoza, Cesar Charis Mendoza at Maru Martinez, Richard at Leia Makaraig at pamilya, Rafael at Crystal Irish Castillo at pamilya, Edgar at Kay Riano at pamilya, Norman at Nelly Villanueva at pamilya, William at Nemia Centeno at pamilya, Edwin at Beth Enriquez at pamilya, Roberto at Seni Sanchez at pamilya, Rio at Eden De Silva at pamilya, Maricel Pelaez at pamilya, Bonifacio at Olive Regalado at pamilya, Frederick Bernadette at Bryden Vergara, June at Cynthia Magnaye at pamilya, Rafi at Jocelyn Maloklok at pamilya, Joel at Gigi Monsanto at pamilya, Mario at Jenny Manset at pamilya, Derek at Gemma Baradas, Benson, Grace at Nino Michael Abling, Lourdes at Perla Yason at pamilya, Betty Flores at pamilya, Bigyan at Kagalawan Families, Leo at Russell Cusi at pamilya, Lilette Flores at pamilya, Rocky at May Valdez at pamilya, Susan Enriquez at pamilya, Nelson at Josephine Malvecino at pamilya, Marites at Mikey Barbarin, Philomena Pelaez at pamilya, Evaristo at Arlene Pelaez at pamilya, Amado at Oping Pisico at pamilya, Mayet Gonzales at pamilya, Roderick at Elsa Villegas at pamilya,
Socorro Mejino at pamilya, Jason Mejino at pamilya, William at Melody Abril at pamilya, Zen Metal at and Company, Matt Renz Maralit at pamilya, Elizabeth Ann Mercado at pamilya, Rose Miliar Maravilla at pamilya, Josie at Alan Mercado at pamilya, Sito at Lucy Pisico at pamilya, Danny at Edith Tabige at pamilya, Irvin Quintela at pamilya, Emiliano at Tuding Miranda at pamilya, Ed at Mayre Maried Torio at pamilya, Yoli Miliar at pamilya. Gayun din sina Felicidad Centeno at pamilya, Lita Ramiliano at pamilya, Catalina Mendoza at pamilya, Edmond and Maribeth Caraos, Hubert Flores at pamilya, Dolores Mejino at pamilya, Teddy Villegas at pamilya, Felicidad Laban at pamilya. Gayun din sina Ginoo at Ginang Antoine at Nora Bonard at pamilya, Ginang Dori Reyes at pamilya, Binibining Marinette Monsanto at pamilya, Ginoong Nelson Mujer at pamilya, Ginoo at Ginang Nisetas Moreno at pamilya, Ginoo at Ginang Berry Torres at pamilya, Ginoo at Ginang Neil Kaponpon at pamilya, Ginoo at Ginang Jed at Ninya Esperanza at pamilya, Ginoo at Ginang Adrian Carandang at pamilya, Ginoo at Ginang Jason Carandang at pamilya, Ginang Ruby Benaventura at pamilya, Doktor at Doktora Robert at Jenny Cordero at pamilya, Ginoo at Ginang Jason at Agnes Ganyalonga at pamilya, Ginoo at Ginang Romeo Medalia Jr. at pamilya, Ginoo at Ginang Efren Sanchez Sr. at pamilya, Ginoo at Ginang Efren at Cynthia Sanchez Jr. at pamilya, Jell Trucking and Services, Ginoo at Ginang Vic at Kathleen Grace Reyes at pamilya, Ginoo at Ginang Erickson at Marivic Sanchez at pamilya, Ginoo at Ginang Joseph at Mona Lisa Mantala at pamilya, Ginoong Michael Dimesa at pamilya, Ginang Esther Villegas at pamilya, Captain at Ginang Mario Enriquez at pamilya, Ginoo at Ginang Normandale Esperanza at pamilya, Ginang Evelyn Maloles at pamilya, Ginoo at Ginang Galicano Angeles at pamilya, Ginoo at Ginang Joel Mantala at pamilya, Engineer at Ginang Nestor Monsanto at pamilya, Ginoong Resti at Ginang Ineng Angeles at pamilya, Ginoong Efren at Ginang Lucy Consignado at pamilya, Ginang Severa Villegas at pamilya, Ginang Ella Chavez at pamilya, Ginoong Nelson at Ginang Evelyn Garcia at pamilya, Ginoong Jolo at Ginang Rose Ann Lera at pamilya, Ginoong Joel at Ginang Jeline Pambago at pamilya, Ginoong Oscar at Ginang Bebot Abareles at pamilya, Ginang Luisa Villegas, Ginoong Peter at Ginang Feli Ramos at pamilya, Ginoong Eugenio at Ginang Joy Villegas at pamilya, Ginang Puring Mujer at pamilya, Ginang Gloria Miliar at pamilya, Ginoong Roniel at Ginang Jolina Pachika at pamilya, Ginoong Michael at Ginang Lily Llaneta at pamilya, Ginoong Emmanuel at Ginang Leia Villegas at pamilya, Ginoong Simeon at Ginang Serafia Trilliana at pamilya, at Ginoong Erwin at Ginang Edna Guevara at pamilya. Mula naman sa ating pamisahan, sina Ofelisa Ferreira at pamilya, Yaros Lau del Moral, Grace Ataat at pamilya, Shirley Sinchongco at pamilya, Marivy Velasco at pamilya, at si Patria Morales D. Kayo pong lahat ay inaanayahang makiisa sa pagdarasal ng ating nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na mananalangin sa nobena kay Santo Padre Pio
At ngayon po ay nasa ikapitong araw na po ng ating pananalangin. Tayo po ay magsiluhod. Sa ngala ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko. Hindi lamang sapagkat dahil sa kandila ay nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na dahil sa nilapastangan kita, ikaw Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan, at lubhang kaibig-ibig, ngayon na iniibig ko na higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan na ngayon gumagawa ako ng isang matimtim na pagtitika na di na muli magkakasala sa iyo, Diyos na kaibig-ibig, at lalayon ko na ang anumang maaring maging daan ay pagkakasala. Siya nawa. Pambungad na panalangin ni Padre Pio. Mahal naming Padre Pio, sa loob po na 50 taong binata mo po ang mga sugat ng Panginoong Heso Kristo, buong puso mo itong tiniis bilang handog, alang-alang sa marami. Taglay na taglay ang korona ng tinik, patuloy ka pa rin nakikiramay, nangangaral at nananalangin para sa amin. Ipamagitan mo po kami sa ating Ama, sapagkat kayo na rin ang nagsabi na kung paano ang kwintas na perlas ay pinagdurugsong ng sinulid. Gayon din ang kabutihan ay pinag-uugnay ng pag-ibig, at kung paano nagkakawasak-wasak ang kwintas ng perlas kung ang sinulid ay napatid. Gayon din ang kabutihan, nawawala ako, nababawasan ang pag-ibig. Amen. Panalangin sa tulong ni Padre Pio, O Diyos, ibinigay mo po sa inyong santong si Padre Pio ng Petresina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapakasakit ng iyong anak. Ipagkaloob mo po sa amin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ang biyayang tunay po naming hinihiling. Ganun paman, ang tangi po naming hiling ay ang mamuhay na naayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikapitong araw, O Padre Pio, agad mo pong ipinagkakaloob ang kaluwagan at kapayapaan, ang biyaya at tulong, ang paglaya sa kasalanan, sa lahat ng mga dumudulog sa iyo. Ikaw po ang buong pusong nakikiisa sa pagdurusa ng sangkatauhan, dulot na rin ang kasalanan, upang maging konsolasyon ng lahat ng mga nagdurusa. Damayan mo po kami, O Padre Pio, sa aming mga paghihirap, at ipagkaloob mo po sa amin ang mga biyayang aming hinihiling na ang lahat ng makasalanan ay magsisi at ang kanilang nalalamig na puso ay makasumpong ng panibagong sigla sa pagsunod kay Heso Kristo. Gayon din po para sa mga nagsusumikap na maging tapat na huwag silang panghinaan ng loob. Siya nawa. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ayon sa turo ni Padre Pio. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan.
Maghanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumato kayo at kayo ay pagbubuksan. Narito kaming kumakatok, naghahanap at humihingi ng biyaya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo kami lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, anuman ang hilingin nyo sa Ama sa aking pangalan, ay pagkakaloob niya sa inyo sa ngalan mo, narito kaming humihiling sa Ama ng biyaya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo kami lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi ang salita ko. Pinasigla na yung di mababaling salitang hinihiling namin ngayon sa iyo ang biyaya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo kami lubos na umaasa. Mahal na puso ni Jesus, ikaw na di maaring hindi magdalang habag sa mga nalulumbay. Kaawaan mo kaming mga abang makasalanan at ipagkaloob mo sa amin ang biyayang isinasamo namin sa iyo sa pamamagitan na namimighati at malinis na puso ni Maria, ang magilimong ina at aming dingina. Aba po, Santa Maria ang Haring Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin na pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay abapin takasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na Birhen,
Kami panalangin mo na mapatuloy sa amin ang mga pangako ni Hesukristo. Amen. San Jose, Ama-ama ni Jesus. Ipanalangin mo kami. San Pedro, patuloyin mo kami sa kaharian ng poong Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo. Panalangin kay San Jose. O San Jose, gayo na lamang ang lakas, bisa at katiyakan ng inyong pagtatanggol sa harapan ng luklukan ng Diyos, kung kaya sinasaalang-alang namin kayong lagi sa aming mga kahilingan at mithiin. O San Jose, damayan po ninyo kami sa pamamagitan ninyong mabisang pananalangin at hingin po ninyo para sa amin mula sa inyong kamahal-mahalang anak na si Jesucristo ang mga makalangit na biyayang aming isinasamo. O San Jose, wala pong sawang aming pinagninilayan at ninanamnam si Jesus na nahimbing sa inyong mga bisig. Hindi po namin magawang kayo lapitan habang siya'y namamahinga sa tabi ng iyong puso. Yakapin po niyo siya at halikan alang-alang sa amin at hingin po ninyo sa huling sandali ng aming buhay. Kami may kanyang halikan at yakapin. Siya nawa. Panalangin sa anghel na tagatanod. Anghel ng Diyos na dahil sa dakilang pagmamahal ng Ama, inilagay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga. Sa araw na ito'y liwanagan, ingatan, pangunahan at patnubayan mo kami na pinagkakatiwala sa inyong pagkakandili. Amen. Tayo po ay magsiluhod. Litanya alang-alang kay Padre Pio, Panginoon. Maawa ka. Kristo. Maawa ka. Panginoon. Maawa ka. Kristo. Pakinggan mo kami. Kristo. Pakapakinggan mo Diyos kami. Diyos Ama aming may kapal. Maawa ka sa amin. Diyos Anak aming tagapagligtas. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo aming patnubay. Maawa ka sa amin. Santissima Trinidad iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Ngayon po ang ating itutugon, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Maria, Ina ng lahat ng inampong anak ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Maria, daluyan ng lahat ng biyaya. Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Sirapi kong ama ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. San Pio ng Petresina. Ipanalangin mo kami. San Pio, tapat na lingkod ng Diyos Ama. Ipanalangin mo kami. San Pio, nagpakasalan sakit na alagad ni Jesus. Panalangin mo kami. San Pio, kasangkapan ng Espiritu Santo. Panalangin mo kami. San Pio, biktima ng makalangit na pag-ibig. Panalangin mo kami. San Pio, matapat na anak ni Maria. Panalangin mo kami. San Pio, masigasig na tagapagpalaganap na Santo Rosario. Panalangin mo kami. San Pio, masunuring lingkod na simbahan. Panalangin mo kami. San Pio, kaibigan ng mga anghel. Panalangin mo kami. San Pio, banal na pari ng Diyos. Panalangin mo kami. San Pio, pari ni Hesukristo. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring nagbata ng mga sugat ni Kristo. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibigin yumakap sa krus. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibigin sa banal na Eucharistia. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring martir ng kumpisalan. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring daluyan ng habag ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, confessor ng mga nagbabalik loob. Ipanalangin mo kami. San Pio, gabay ng mga naliligaw. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapayo sa mga naguguluhan. Ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Pio, imahe ng pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtanggol ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtaguyod ng bokasyon. Ipanalangin mo kami. San Pio, biktima ng makalangit na pag-ibig. Ipanalangin mo kami. San Pio, karamay ng mahihirap. Ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpalaya sa mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin mo kami. San Pio, kaluwagan ng mga nasa kapighatian. Ipanalangin mo kami. San Pio, patron ng mga pamilya ng OFW. Ipanalangin mo kami. Frater Alessio, tapat na lingkod ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos, nakakawala ng mga kasalanan ng salibutan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, nakakawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan. Pakapakinggan mo po kami, Panginoon.
Kordero ng Diyos, nakakawala ng mga kasalanan ng santinakpan. Maawa ka sa amin. Ipanalangin mo kami, banal na santong Padre Pio na Petresina. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos naming Ama, ipinagkaloob po ninyo sa amin si Santo Padre Pio na maging tanda ng inyong presensya at daluyan ng inyong biyaya sa aming kapanahunan. Nawa kaming mga inampo niya, mga anak, ay matularan ang mga halimbawa ni Padre Pio, maging matapat na saksi sa misteryo paskwal ni Jesucristo na aming Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananalangin sa aming kabutihan. Itulot mo po na kami rin ay maging kaaliwan ng mga nahihirapan, maging gabay ng mga naliligaw, at matapat na lingkod na inyong simbahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O aming Ama, binayaan mo na lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio na mga kaloob ng Espiritu. Itinatak mo po sa kanya alimang mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapakasakit at muling pagkabuhay ninyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan, ang marami sa kaliligtas ang kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas sa debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa, inayayahang maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas loob po kaming dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa amin ang biyayang ito. Sabihin po natin ang ating intensyon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin pangwakas. Mahal naming Ama, masagana ninyong pinagpala ang inyong lingkod na si Padre Pio ng Petresina ng mga biyaya ng Espiritu Santo. Pinagbata mo ang kanyang katawan na limang sugat ng Panginoong Jesus na napako sa krus bilang makapangyarihan saksi ng kaligtasan dulot ng pagpapakasakit at kamatayan ng inyong anak. Puspos ng biyaya ng karunungan si Padre Pio ay walang humpay na nagpakumpisal para sa ikaliligtas ng mga kaliduwa. Puspos ng pamimitagan, pananalig at pag-ibig sa Santa Misa, inayayahan niya ang marami na lumapit kay Jesus sa banal na sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan at pananalangin ni Padre Pio, Ama, kami po ay umaasang ipagkakaloob ninyo ang dinudulog namin sa nobenang ito. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Magili kong kapatid, tayo nagkakasama-sama upang pasalamatan ang Diyos dahil kay San Padre Pio na kanyang itinalaga para maging halimbawa natin. Anong dapat natin sundan sa mga banal? Katulad San Padre Pio, yung kanyang pagmamahal sa Diyos, yung kanyang buong pusong pag-aalay ng sarili sa poong may kapal. At dapat tularan natin sapagkat nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. At tayo liligaya lamang kung kapiling natin ang lumikha sa atin at makakasama natin siya ng walang hanggan buhay. Ganyan ang mga banal kaysa ng Panginoon. Gusto rin ng Panginoon lahat tayo maging banal katulad ng siya ay banal. Ang dahilan ng ating kawalan ng kabanalan, pagiging malayo sa Diyos ay ang kasalanan. At nagkakasala tayo hindi lamang sa paggawa ng masama, hindi lamang sa pagkukulang sa paggawa ng mabuti, kundi ating binabaliwala ang lumikha at nagmamahal sa atin. Lalong-lalo hindi natin pinapahalagahan ang ginawa ng kanyang anak, Panginoon Jesucristo, para sa atin. Pagsisihan natin mga gilikong kapatid, lahat ng ating mga pagkukulang sa pagmamahal sa Diyos, lahat ng ating mga kahinaan na kinahulugan, lahat ng ating mga pagtataksil sa Kanya upang tayo maging marapat sa ganap, sa pagdiriwang na ito ng Kanyang pag-ibig sa atin. Panginoong Hesus, kayo po ang Panginoon Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan at kagalakan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, kayo po ang anak ng Diyos, tunay na Diyos, anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, kayo po ang pinanggagalingan ng aming kadakilaan, ng aming pagiging mga anak ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihan, Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob po ninyo kina San Andres Kim Taigon, San Pablo Chong Hasang, at mga kasama na magpakasakit kay Kristo. Kaming mga mahihina sapagkat kami mga tao lamang ay tulungan po ninyong makapamuhay ng matatag sa pananalig sa inyo katulad ng hindi nag-atubiling maghain ng sariling buhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong makikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saliga ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag na maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita namang anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.
sa matuwid, hindi magwawakas, hindi nalis sa ating gunita, na siya'y mabuti. Po'y magsitayo. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, saan ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing,
kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo, tayo po'y magantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat na mabuting balita. Ang lahat po'y magsiupo. Ang mga minamahal kong kapatid, sa banal na pagkapari na pinangungunahan ng kapatid na obispo Bishop Leo Drona, dating obispo ng San Pablo Diocese, ang ating kura paroko sa parokya ito ng San Padre Pio dito sa Santo Tomas, at rektor ng National Shrine ni San Padre Pio, mga kasama sa masaya, makabuluhan, mabungang pagdiriwang ng ating pagsamba sa Diyos, mga namumuno sa paglilingkod sa sambayanan dito at sa mga deboto na dumarating sa dambanang ito, mga mananampalataya, mga gili kong kapatid sa ating Panginoon, bakit po tayo ay naaakit sa katulad ni San Padre Pio? Marahil sabi natin siya'y mapaghimala at nais nating tayo mapaghimalaan. Ang gumagawa po ng himala o kaya gumagawa ng hiwaga, ang pinanggagalingan ng datang hiwaga ay ang Diyos. At siya'y may mga kasangkapan na nagiging nakikita nating nagbubunga ng mga mabubuting gawain na ang Diyos lamang ang nakagagawa. Kung tutusin po mga gili kong kapatid, ang bawat isa sa atin ay may kaugnayan sa Diyos, at dapat tayo ay maging daanan ng kanyang hiwaga, ng kanyang mapaghimalang gawa. Sabi natin sa salwang tugunan, ang gawa ay dakila ng ating poong may likha. Lahat po ng gawa niya ay dakila. Kahit ang daigdig natin, sa kapaligiran natin, lahat ay napakaganda. Wika nga doon sa unang aklat ng banal na kasulatan, nunilikha ng Diyos ang mga bagay-bagay katulad ng araw, ng mga buwan, mga bituin, nung nilikha niya ang mga isda, mga halaman, mga ibon sa impapawid, mga hayop. At higit sa lahat, nunilikha niya ang tao, nakita niyang ito'y napakabuti. He found it good. Yung goodness po, dakila. Kaya po dakila sapagkat nanggaling sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kabutihan. Lahat po mabuti, pati tayo. Kung napasama tayo, ay sumalungat tayo sa Diyos. Pero salamat na lang at ang Panginoon Jesus na anak ng Diyos ay naging tao. At sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, tayo nagiging anak ng Diyos, kaya maraming tumutugon. Dapat lahat ay tumugon. At ilan sa mga tumugon ng buong-buo sa panukala ng Diyos at nais ng Diyos na magpakabanal tayo, katulad ng siya'y banal, ay ang mga santo. Mulat-mula pa may mga santo na miski sa lumang tipan, lalong-lalo sa bagong tipan. Sapagkat nandiyan na si Kristo at madali tayong makaisa ng Diyos. At ang katulad ni San Padre Pio at maraming katulad niya miski sa kapanahonan natin, hindi palang kinikilala ng simbahan, ay mga banal.
Ano ibig sabihin ng mga banal? Yung mga bagay at mga tao na nakipisa sa Diyos at dinakila ng Diyos. Pinakadakila sa lahat ng nilikha ng Diyos, lalo-lalo sa lahat ng tao, yung mahal na birhen. Bakit siya napakadakila, kalugod-lugod sa Diyos, dahil siya kapuri-puri. Walang bahid ng kasalanan. Walang bahid ng pagtataksil sa Diyos. Ganyan din ang para sa ating lahat, kaya lang tayong lahat ay nabahiran. Tayo may kasalanan kahit nung tayo isilang, bunga tayo ng makasalanang daigdig, bahagi tayo ng makasalanang daigdig. Pero sa kabila ng ating mga dungis na bunga ng ating pagiging bahagi ng sangkatauhang nagtaksil sa Diyos at bunga rin ng ating mga sariling kataksilan sa Diyos, bagamat tayo mayroong dungis, maaari tayong linisin. Ano maglilinis sa atin? Ang sakripisyo, ang dugo ng Panginoong Hesus at ang buhay niya na ibinibigay sa atin na dumating sa lupa sa pamamagitan ng pakikisa, pagmamahal ng Birheng Maria, tinanggap niya ang pagmamahal ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay naging tao, si Kristo nga yan, maaari tayong makarating din ng buong linis sa pagka-Diyos ng Diyos, sapagkat yan ang nais niya, maging banal kayo, katulad ng ang Diyos ay banal. Yan po ay para sa ating lahat. Pero ang unang ang dahilan ng kasalanan ay ang ating kataksilan. At ang pagtataksil ay bunga ng ating kapalaluan. Akala natin, dakila na tayo nang wala ang Diyos. Hindi. Katulad ng mahal na birhen, ang wika niya, minasdan ng Diyos ang kanyang kawalan at pinuspos ng mabubuting bagay. Ganyan din tayo. Kaya ibinigay sa atin ang pinakadakilang biyaya na bigay sa atin at siya lamang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya ay si Jesus. Ibinigay sa atin si Jesus upang kapag kaisa tayo ni Jesus, katulad ng mahal na birhen, lilinisin niya tayo. Gagawin tayong kasing puti ng busilak at karapat dapat na tumanggap sa Diyos. Ang mahalaga ay buong kababaang loob nating tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoon Jesus. At yan ay tinatanggap natin sapagkat ang biyaya ng Diyos na katanggap-tanggap sa Diyos ay walang iba kundi ang nagtiis ng hirap at sakit ng katawan ng Panginoon Jesus. Lagi natin siyang tinatanggap sa pamamagitan ng banal na misa. Nang layunin ng Diyos ay pag tinanggap natin si Jesus ang magiging buhay natin. Kaya ang gawa ay lahat ay dakila ng puong may kapal. Ginagawa niya tayong kasing mahalaga ng kanyang pagka-Diyos. Para mangyari yan, ibigay niya sa atin ay ang sarili niyang anak. Tanda na tayo anak ng Diyos at kaysa ni Kristo, si Kristo sa krus ibinigay ang kanyang sariling ina. Kaya naman ang ating mahal na birhen, reyna ng lahat ng mga banal, walang ginagawa kundi turuan tayo, hikayatin tayo na tanggapin ang Diyos katulad ng pagkatanggap niya sa Panginoong Diyos na nagbunga na siya hindi na kailan mahihiwalay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus at sa Kapanginang Espiritu na lagi siyang kapiling. Kailangan din tayo puspos ng pagka-Diyos ni Jesus at tayo dapat maging kaisa ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Matatanggap natin siya kahit ang Panginoon Diyos ay walang hanggan. Tayong mga marupok na pagkatao ay maaaring tumanggap basta buksan natin ang ating puso sa Kanya. Ganyan ang ginawa ng mga banal. Pinagdiriwang natin ngayon ay kapistahan ng mga martir na Koreano, si Andrew Taegun at saka si St. Paul Hassan at yung mga kasama nila. Mga martir yan. Marami dyan, mga laiko, katulad ng karamihan sa inyo. Ano ang naging dahilan sila yung mga banal, kinilala ng simbahan,
sapagat buong-buong ibinigay nila ang kanilang sarili kahit sa kamatayan, pagtulad kay Jesus at pakikisa kay Jesus. At sa kabila ng kanilang kahinaan, na kanilang tinanggap, na kanilang kinilala, walang-wala sila, pinuspos sila ng pagmamahal ng Diyos at naging pinanggagalingan sila ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa Diyos at sa lahat. Mga giliw kong kapatid, tayo narito, napaakit tayo kay San Padre Pio sapagkat dapat katulad niya maging kasangkapan tayo ng Diyos ng kanyang hiwaga. Maari tayo maging dahilan ng kagalingan ng mundo. Dapat tayo maging dahilan ng kagalingan ng lahat. Ang mahalaga ay buksan natin ating puso ng ganap sa Diyos, maging tapat tayo sa Kanya, kaysa ni Kristo, at bilang mga anak, malinisin tayong anak ni Mahal na Birhen, dapat tayong hiwaga ng Diyos ay nagaganap sa pamamagitan natin. Ang kabutihan niya, kadakilaan niya, ay binigay sa atin. Mahalaga tanggapin natin yan at ialay natin ang sarili na handang baguhin niya, gawin niyang anak niya kaysa ni Jesus at sa pamamagitan ng kanyang pananatili sa atin na tinanggap natin ang buong buo sapagkat hindi natin pinagkait-kait ano sa kanya, tayo magiging panggagalingan din ng himala, ng hiwaga, ng kagalingan galing sa Diyos lamang nang gagalingan patungo sa kapwa-tao. Ang salungat niyan, pag wala ang Diyos sa atin, pag hindi natin tinatanggap ang Diyos, ang kaaway niya ang naghahari sa atin. Kaya nakikita natin, puros ang mga kasamaan, ang mga pagkakamali, ang nanggagaling sa atin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para tayo maging panggalingan ng masama. Dinakila niya tayo para tayo panggalingan ng Kanyang kabutihan. Kaya tayo pumayag sa Kanya, ialay natin ating sarili sa Kanyang bumbo para maging kasangkapan tayo ng Kanyang pagpapala sa ibang tao at maging kaisa tayo ni Jesus na siyang talagang kinalulugdan ng Diyos. At ang ating puso, kahit yun ay marupok at maliit, kaya nating magmahal ng pag-ibig na walang hanggang sa Diyos sapagkat ang buo nating pagkatao na gawa ng Diyos ay dinadakila niya sapagkat ang ating poong may kapal ay tunay na walang hanggan ang kadakilaan. Gawin sana na tayo at sana tayo makiisa sa Kanya sa pagiging kasangkapan ng Kanyang kabutihan para sa lahat. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga. Kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang namamuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ng simbahang katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na ipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong mga nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan,
upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga duka ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ng Hesukristong Panginoon, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga gili kong kapatid upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-alay natin ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan at sa ikapagpapatawad
gigindapat ng aming mga dalangin inialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Naming makapangyarihan tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ng mga martir ng Korea ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na kayo'y pahayag kahit sila ay mamatay sapagkat minarapat ninyong kanilang matularan ang inyong anak na naghahay ng sariling buhay tulad ng naganap sa inyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi sa inyong bigay na lakas. Kaya, kaysa namang hinagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Kapuong may kapal, banal. Ama naming banal, kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, inyo pong banal ang mga kaloob na ito para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinaghati-hati niya iyon. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang mistery ng ating pananampalataya.
Ama. Ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kahit inaari namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyo pong minarapat na tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Bilang isang angkan ng Diyos na tinipon ng Panginoon Jesus, awitin natin ang buong pagmamahal ang panalangin sa Ama na itinuro sa atin ng Diyos Anak.
hiling namin, Panginoon, kami ay diya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, nabubuhay at nagkahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbatian tayo at magandang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapapalad tayong tinatawag niya upang makibahagi sa kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handa. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo po sa amin ang inyong kaloob at ang tinanggap naming inyong bigay. Ngayong ginugunita ang mga martir ng Korea ay magdulot nawa sa amin ang kagalingan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Manatili po tayong nakatayo habang inaawit ang dalit kay Padre Pio. Thank you.
ang lahat po'y magsiupo. Bukas po, 21 ng Setyembre, ang 8th araw ng ating Misa Nobena sa karangalan ni Padre Pio, pangungunahan tayo ng mga taga-barangay Santa Ana. Ang ating namang banal na misa ay pangungunahan ng Bicario Foranio ng 13th Bicaria, si Reverend Father Gamilin Balita. Kayo po ay inaanyayahan. At sa darating na Sabado, ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mga oras po ng misa, 6:00 AM, ang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis at pagpaparangal sa mga relikya ni Santo Padre Pio. Susundan po ito ng misa ng 9:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM, at sa 4:00 PM ang isa pang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid din ng langis. Susundan po iyon ng prosesyon sa karangalan ng mahal na patron. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Magandang gabi po sa inyong lahat. 2 araw na lang po at matatapos na ang ating pagsisiyam sa karangalan ni Santo Padre Pio. At taos puso po tayong nagpapasalamat sa inyong lahat. Kasama na ang sumusubaybay sa ating FB Facebook account. Simula pa ng unang araw hanggang sa kasalukuyan, kasama na rin po kayong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating mga pagdiriwang. Marami pong salamat sa ating masisipag at napakatiyaga na ILM Extraordinary Ministers of Communion, Altar Servers, LECOM Collectors, LE Coordinators, sa ating pong mga madreng katulong sa lahat ng ating mga nagiging pagdiriwang at sa mga nakasama po natin na naglilingkod araw-araw sa altar, palakpakan po natin sila. Maraming pong salamat. Ang ating pong tampok na koro ngayon, ang NSPP Choir, sa pangunguna po ng Miss Pilar Malipol, palakpakan po natin ang ating koro. Ganon din po sa ating mga barangay liturgical coordinators, ministry heads, different organizations, NSPP staff, barangay sponsors. Maraming pong salamat. Lalo na po ang barangay San Isidro Sur, kasama ang kanilang headed by their BLC coordinator, Sister Gertrude Mercado, at kanilang mga kasamahan sa San Isidro Norte, at barangay captain Darwin Mendoza. Marami pong salamat. Palakpakan po natin sila. Ganon din po ang San Isidro Norte. Ang kanilang barangay coordinator, Mrs. Isabel Moreno and Mrs. Leia Villegas, at San Isidro barangay captain, Kapitan Sara Edos, at mga barangay officials, marami pong salamat sa inyo. Sa atin pong mga donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar, sa mga naghandog po ng mga intensyon o nagpa-intensyon sa ating banal na misa, sa palaging presensya ng ating Hermano Mayor 2023, Engineer Merly Sanchez and family, marami pong salamat. Hindi po matatapos ang ating pasasalamat hanggat hindi natin napapasalamatan ang patuloy na suporta ng ating PPC, PFC, Shrine Ministry, ganun din po ang Confraternity of St. Padre Pio. Salamat din po sa ating mga special guest na pari ngayong gabing ito sa iba't ibang bahagi ng ating Archdiocese. Natutuwa po kami na nakasama namin ang mga pari mula sa Archdiocese ng Lipa. Nandyan po ang aking kura, Father Greg Landicho, ang aking pong ama sa aming parokya, Father Greg.
Nandyan din po ang mga batang pari natin sa seminaryo na nakasama na natin nung ilang mga araw. Nandyan po ang minor seminary priest. Nandyan din po ang SFS major seminary priest. At ilang mga pari pang kasamahan. Ang kura paroko po ng St. Anthony Parish at Shrine Rector din po. Arsdiocesan Shrine Rector ng St. Anthony Shrine. Father Nemer Chua, maraming pong salamat. Father Mati Orario, maraming pong salamat. Father Dong Rosales ng banal na parokya ng Matinggain. Marami pong salamat. O banal na, ano ba tawag doon? Santa Cruz, ano po, sa Matinggain, Lemery. Ano, ilan pong mga pari? Father Donald, nandyan din po ang sa Darasa. Father Marco Lahara, Father Mel Magsino, Father Vlad, Father Jajo, Father Tom Villafranca. Sino pa? Mga pari din po, nakasama natin sa Arsidiosisis, SBD Priest, si Father... Ang pangalan niyo po? Si Father Vic Cisneros, maraming pong salamat. Father Eloy, Father Dondon, Father Nick, Father James, Father Tom, at sa mga paring hindi ko na nakikita din eh. Maraming pong salamat sa inyo. Special ang ating pasasalamat sa dalawang obispong nakasama natin ngayong gabing ito. Ang Arsobispo, ang Obispo Emerito ng Diocese of San Pablo, Bishop Leo Drona, maraming pong salamat. At ang naging Mass Presider po natin at Homilis ngayong gabing ito, alam ko pong napaka-busy din niya sa kabila ng kanyang maraming ginagawa. Nagpaunlak po sa atin ang dati ko pong boss sa Arsdiocesan Chancery, ang Arsobispo Emerito ng Lipa, Most Reverend Ramon C. Arguelles. Maraming pong salamat. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at magandang gabi. Ang lahat po'y magsitayo. O Panginoong Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito ng sa pananalangin, rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo.
At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humayo kayong mapayapa, tagling lagi ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos. Ngayon at ibahayang kanyang pangalingang tapang sa buhay ko. Maaari na pong iali ang mga rosas para kay Santo Padre Pio.